Ayan, magandang gabi sa lahat. Sa video natin ngayon, guys, titignan natin yung mga cards na in-update nila kaninang umaga or hapon, no? Kasi nag-provide sila ng ganito, like spreadsheet, no? Google spreadsheet. At nagbigay sila ng details sa mga binago sa cards, sa runes, sa charms, tsaka sa status effect. Pero sa video na to, guys, focus lang tayo sa cards. Alright? So, without further ado, guys, tignan na natin yung mga binago nila. Okay, first from the list is Rosa, guys. Itong Rosa, ito. Binago nila yan. Lapit natin ng konti. Okay. So, ganyan na siya, no? Lumang effect niya is this. Okay? Yung zero cost, no? 5 damage. Innate. Mag-a-apply siya ng poison at sleep sa random enemy. Tapos banish card. Ngayon, itong Rosa, naging na siyang 1 energy. Okay, 40 damage. Ganun pa rin, mag-a-apply ng poison at sleep sa random enemy. Banish pa rin. Pero nawala yung innate. Okay? So, yun yung change. So, ano ba to? Humina, lumakas. So, for me, humina ng slight. Okay? Humina ng slight. Yeah? Pero ano lang yan? Quick judgment ko lang yan. Quick judgment. Next, guys, yung hollow. Ito obviously humina, no? From 0 cost, naging 1 cost. No? Ganun pa rin yung mababawas HP mo, 75. Summon na trunk. Ngayon, yung trunk before, 75 HP yun. Yung trunk ngayon, 60 HP na lang. So, definitely, humina to. Obvious na obvious humina. Okay? So, that's another change. Third one, cucumber slice, guys. No? Yung cucumber slice, humina din. From 50 AOE heal, naging 45 AOE heal. Tapos yung healing boost niya na 5 before, naging 3 na lang. So obviously, humina din, no? Another is Sirius, guys, no? Sirius, from 90 damage, naging 80 damage. Not sure about the discard, no? Kung pwersado ko nang mag-discard. Kasi ngayon, guys, no? Sa mga hindi pa aware, pwede kang hindi mag-discard eh. So, ito, matetesting natin yung pag nilalaro ulit natin. No? Hindi ko pa kasi nilalaro ulit, guys. No? Anyway, pinababa yung damage for Sirius. Next, yung Leafy. No? Ito medyo kakaiba kasi. Ang dami kasing sinasabi dito, no? Sa Leafy. Okay. From 0 cost, naging 1 energy. Yung hit niya na 10, naging 15. Okay. So, yung before, deal 2 hits lang. Ngayon, deal 3 hits na. At this will be consuming leaves, no? Pero ayun ako, medyo hesitant akong gamitin to kasi gusto ko yung mga daon, parang ginagamit ko yung effect. Pero yun nga, mayroong mga cards kagaya nito na kumakain ng daon para lumakas yung damage. Pero kasi pag hinayaan mo lang yung leaf sa'yo, di ba, meron kang passive healing eh. Okay, anyway, kung ito, medyo aggressive na magkabawas ka ng daon para lumakas yung damage mo. So before, magkoconsume ka ng diba, tatlong dahon para makadeal ka ng extra 15 damage, no? Kasi yeah, kada dahon 5 eh. So tatlong dahon 15. Yeah. So ngayon naman, tatlong dahon yung kakainin, pero sa bawat dahon na makakain, 10 damage. So 30, no? Yeah. So kunwari, tumira ako nito, Leafy. Okay? Tapos meron akong tatlong dahon. Iko-consume niya yung tatlong dahon na yun para yung damage ko dito magiging, hindi na 50, no? Magiging 45. Look, 45, 45, 45. Yun yung pagkakaintindi ko, no? So, correct me if I'm wrong na lang, no? Yeah, pag tumira ako, tapos may tatlo akong dahon, kukonsume ko lahat ng dahon. So, imbis na 15, 15, 15, magiging 45, 45, 45. Because of may leaves, no? Yung dahon na meron ako. So, yan lang, guys, for the plant class, no? So, ito mayroon ako nilista ko dito. Just in case. Okay? So, ito yung mga binago. Rosa, Hollow, Cucumber Slice, Sirius, tsaka Leafy. Next, guys, punta naman tayo sa Aqua. Sa Aqua, guys, ang binago nila, okay? Yung paborito ng karamihan na Shoal Star, guys, no? Yung Shoal Star, yung actually hindi siya nag-work as intended, eh, no?
Basta pag yung HP ng kalaban is 90 pababa, kahit may shield, one turn kill. Based from the description, ha? Kasi pag nilaro mo to, hindi ganun, eh, no? Kasi guys, dati, di ba? Ang sabi ganito. Pero pag yung HP ng kalaban, 120 flat, hindi na mamatay. So, hindi nila sinusunod yung sinabi nila dito. Pero anyway, applying what they said here, pag yung HP ng kalaban is 90, pababa. Kahit may shield pa yan, isang shuriken lang yan. Okay? Or isang soul star lang yan. So, pinababa. From 120, naging 90 na lang ngayon. So, definitely humina. Tapos, another thing na binago nila dito is yung tiny fan, guys, no? So, mapansin nyo, pinababa yung damage boost na bigay, tapos banish card na siya. Okay? So, obviously, hindi na dito pwede gamitin yung parang loop. Actually, yung loop ngayon, nga na yun, ano, parang ano, bug nga yun, eh, no? Dapat hindi siya ganun mag-work, eh. So, feeling ko, ayusin naman nila yun eventually. Pero ito nga, tiny fan. Ano ba to? I think humina, no? Humina. Kasi, ano to eh, pag bumalik sa kamay mo, di ba, parang extra damage na naman. So, humina ang tiny fan, guys. Humina. And then, koi. Ito, pinahina rin. Puro, usually naman, ginawa nila, puro pahina, no? Ayan, no? So, from 120 damage, naging 110 damage. Pinahina ng 10 yung attack. And then, yung Nemo na tayo nga. Ito. Nemo na tayo nga, before 25, naging 35 heal na ngayon. Pero naging siyang banish card. Okay. So, I think, ano ba? Sakto lang? Kasi, eventually naman, mabawasan ka na yun, no? Hindi, wala ka na makukuhang benefit dito. So, I think, sakto lang siguro, no? Pinataas yung heal, tapos naging banish. Okay? So, ayan. Nemo ear. Ano pa? Yung risky fish, guys. Yung mga may risky, guys, no? Pinahina. Saan na ba yung risky fish? Ito, risky fish. From 90, naging 80. Make sense naman kasi, guys. Kasi, di ba, pag umatake ka ng risky fish, next turn, halos wala ka namang debuff. Di ba? So, tama lang. Nagawin niya lang 80 to para medyo maging fair. Kasi medyo madaya naman talaga yung 90, guys. Agree naman ako. So, ginawang 80 yung risky fish. And lastly, guys, yung lamb, no? Yung lamb from 65 damage naging 60 damage. Obviously, pinahina. So, yun. So, yun na lahat sa ano, aqua class. And just to recap, no? Soul star, guys. Tiny fan. Koi. Nemo yung tainga, risky fish, tsaka lamb, pinahina. Ay, pinahina ba lahat? Soul star, tiny fan, koi. Yung Nemo iris, hindi ako sure kung sakto lang. Pero the rest, yeah, pinahina. Majority pinahina eh. Next guys, talo naman tayo sa beast. Okay. Meron tayong dalawa dito, yung innocent lamb. Okay. So, yung innocent lab, guys, inayos lang nila yung pag-explain. Kasi, nagtataka ako sa ibang player. Sinasabi nila, yung innocent lab daw, gumagawa ng kopya. Eh, ito yung binasa ko, sabi niya. Diba? Select one of these Axis skill cards and add it to your hand. So, iniisip ko, kukuha lang ako ng skill card. Diba? Pag binasa mo. So, mali yung pagkaka-English, no? Ang intention pa nila, ang intended pala nilang sabihin is kumuha ka ng kopya ng skill card. Ay, hindi, pero kumuha ka. Gumawa ka ng copy. Actually, basahin ko na lang, guys, no? So, select one of these Axis skill cards and add a copy of it to your hand. So, gagawa ka ng new copy. Tama, no? Okay? So, sinabi nila na ano? Sinabi nila dito, eh, na ano? Sinabi nila dito? Just a text correction. Inayos lang nila guys yung mga bagay-bagay dito, no? Kasi, yeah, yung pag-explain nila before, no? Hindi mo iisipin na gagawa ng copy, eh. So, ito ngayon, binanggit nila, add a copy of it versus add it to your hand, di ba? Kasi pag add it to your hand, kukunin mo talaga. Pero add a copy. So, kukuha ka ng bagong kopya siguro. Yan, no? Okay, next is yung saan na ba yun? Yung ating risky beast. Asan ka na risky beast?
Where are you, risky beast? Saan na siya? Naduduli na. Ito, ito pa. Okay. So, parang risky fish siya, guys, no? From 90 naging 80 damage. Kasi magkakapareho yan, eh. Si risky fish, risky beast. So, later, yung risky bird. Sabay-sabay naman, ano yan. Okay? So, recap lang, guys. Yung binago nila dito. Yung innocent lamb, tsaka yung risky beast. Now, sa bird class, guys. Meron tayong apat. Isa-isayin natin. Una is yung kestrel. Okay, humina na tong kestrel. Obviously, humina to, no? So, dati, apply this arm for 2 turns. Ito, dati, apply this arm for 2 turns. Ngayon, if initial na. So, mas humirap pa yung paggamit sa kestrel. Alright? Another is double talk. No? Galing ng pagkakabalance nila, actually. It's very smart, no? So, from if initial apply to apply sleep for 4 turns, naging 2 turns na lang. So, parang, ano na sila, no? Parang fin-raise niya to, similar dun sa kestrel. Na I think goods naman. Yeah. But not sure about the damage though. Kasi yung... Ito kasing kestrel, 50 lang yung damage. Ito, 65. So I don't know about the damage. Pero... Ano ba mas malakas? Sleep or disarm, no? So yun din, no? Pero yeah, at least naging ganyan na yung effect, no? Humina siya, humina. Kasi ang diet talaga itong double talk, lalo na pag ano, nilagyan ng pang backdoor, parang lakas. So ito okay na yan. Okay na, goods na ako dyan. Goods na ako sa ganyang change. Another na binago is yung sinabi ko kanina, yung mga risky-risky, okay? Hanapin natin si risky bird, ito na, risky bird, no? From 90 damage, naging 80. Yan, so yung risky family, no? Yan. Humina, no? Nabawasan ng 10 damage. And then lastly, yung post-fight. Okay? Itong post-fight, from 100 damage, naging 80. Pero yung mabawasang HP, from 35 naging 20. So for me, this is, ano ba? Parang hina. I don't know, guys, ah. Parang hina. Parang humina tuloy yung, parang humina yung post-fight. Diba? Kasi pag if you do the math, parang 60 damage card na lang to. So, diba? Not naging ganyan. Alright, so yun na. Yun na for the bird class, no? Just to recap lang, kestrel guys, humina. Double talk, humina. Risky bird, humina. Post fight, humina. Actually, yung post fight parang sobrang hina niya. I don't know. Anong comment nyo guys dito? Parang humina eh. I like sobrang hina niya na. Kasi gawin mo yung mat, 60 damage lang kakalabasan. Anyway, next. Bug. Ito sa bug guys, yung antenna guys. Ito yung sasabi ko. No? Kaya initially hindi ako nalalakasan talaga sa antenna. Pero dahil, yeah, binago nila yung effect ng antenna guys. Nagkaroon na siya ng shield. Okay. Kaso nga lang. Ah, okay. Hindi rin pala sobrang solid. Kasi... Actually, plano ko itong gamitin sa ano, yung Nutcracker. Yun pala, yung nga lang, yung shield pala nito. Hindi pala pwedeng ilipat sa kampe. So, pero at least, di ba, may shield na siya. Di ba? So, okay na din. Mas okay na siya. Yeah, antenna. Maganda to sa Nutcracker, guys, para mas mabilis yung rotation. Kasi sa horn part, I think wala namang banish card dun. Yeah, walang banish card doon except for antenna. So, yung iba, yung may triple nutcracker, nilalagyan nila ng ganito para mas mabilis yung rotation ng nutcracker. O, diba? Mas bibilis. Pero, yun nga, nag-improve siya kasi may shield. Pero, yung shield na to, I think, doon lang sa gumamit. Tama ba, no? Walang target eh. Walang target eh. So, yun lang. Pero at least, diba? Nag-improve. And then, meron pang binago dito, no? Na, ako, hindi ko pa rin na-appreciate. Mahina pa rin for me, yo. Yung Neo, guys. Yung Neo, ganun pa rin yung effect, pero pwede mo na siyang i-retain. So, a little better, pero... A little better, pero... weak pa rin for me, eh. I don't know. Ano comment nyo dito, guys? Parang mahina pa rin, eh. Parang useless pa rin. Lagyan nyo mo ng damage. Kahit mga 50, ganun.
Diba? Parang pwede pa lagyan ng damage eh. For me, ha? For me. Yeah, so yan lang yung sa bug. Antena tsaka Neo. Let's jump to the reptile class. Sa reptile, may dalawa tayo. Ay, ito, maganda to. Mamaya ko na yung Tiny Turtle, guys. At Green Thorns muna tayo. Kasi Tiny Turtle talagang binugbog yan eh. Binugbog. Oh. So yung Green Thorns, guys. Ganun pa rin naman. Pero yung paglagay ng poison, imbis na 6 times, 5 times na lang. So, humina. Ngayon, guys. Ito, Tiny Turtle. Okay? So, nawala na yung ano, target any enemy. Nawala na. So, goods na yun, no? Tapos, ang mas nagpalala pa, apply stun for 2 turns if this attack breaks enemy shield. So, mahirap na requirement yan, guys. Bakit mahirap? Kasi, para malagay yung stun, kailangan may masisira ang shield. So, iniisip ko, pag walang shield, walang stun. Tama ba? Dati kasi ang requirement, HP loss lang. Eh. Basta mabawasan mo HP. Eh ngayon, dapat may mabasag na shield. Eh paano pag hindi nang shield yung tinira nito? Sa harap yun ha, sa harap titira to. Yung Tiny Turtle guys, sa harap na siya titira lagi. Eh paano pag wala naman siya nasirang shield? So I don't think magkakaroon ng stun. Kasi guys, iba yung break shield sa HP loss guys. So humina to. Humina. Bawal nang i-target. Tapos yung condition para makapag-stun, napakahirap guys. Hindi naman napakahirap, pero mas mahirap na siya kaysa before, no? Na HP loss lang ngayon. Kailangan may mababasag na shield. Kung walang nabasag na shield guys, this will not work. Okay, pwede pa rin naman i-timing, no? Pwede pa rin i-timing. Pero, ayun nga. Kasi pwede kang tumira ng isa muna. Eh, pag nabasag na yung shield niya nun, o di hindi nagagana to. Pag sinundan mo ng Tiny Turtle, di ba? So, hindi na ganun kadali i-trigger yung stun ng Tiny Turtle. Okay? So, grabe, no? Yan, binugbog. Binugbog si Tiny Turtle. Anyway, ilang linggo rin naman siya nag-enjoy, di ba? Sa good effect niya. So, I think it's time na magpahinga naman na siya. Pahinga ka muna, Tiny Turtle. Pero baka ayusin ka rin nila eventually, no? Pahinga ka muna. Alright? So, yun na. For reptile, dalawa lang naman, Tiny Turtle tsaka Green Thorns. And then, sa starter axis, no? Meron ding inayos kasi guys, 'di ba pag nag full launch although itong mga starter axis wala siyang Ronin Spirit, pwede pa rin siyang isama sa team. No? 'Yun nga lang pag yung NFT teams mo na kumpletong NFT, nilagyan mo ng isang starter axis, mababa lang yung SLP rewards. Pero kung gusto mong gamitin to, like may gusto ko ng effect dito sa mga starter axis, pwedeng-pwede. Pwede ka pa rin kumita. Pero yun nga lang, pag yung team mo, puro starter axis, wala talaga yun, guys. No? Pero yun nga, yung iba, pinipili yung selected lang sa starter axis kasi sa tingin nila, malakas. Okay? So, mayroon dalawang binago dito, guys. Yung Forest Hero tsaka Magic Sack. So, wala ko ng old picture, no? Pero itong Forest Hero na to, guys, itong plant card na to, this is 140 before. Naging 120 na lang ngayon. So, pinahina. And then, yung Magic Sack. Nako, grabe. Nakailang video ko sa Magic Sack. Tapos, ginanon, no? So, sabihin yung mga video ko about Magic Sack before. Talaga, medyo obsolete na. Pero at least, di ba? May history tayo na, ay, kinover ni yun. O, sa sayo yung lumang Magic Sack. Bago na ngayon. Okay? Dati kasi, guys, ang Magic Sack, 1 energy, no? Naging 2 energy na ngayon. Another thing na binago dito is yung dating Magic Sack, guys, hindi limited sa skill or secret card. Okay? Dati, pwede rin yung mga attack cards for Magic Sack. Pero yung bagong Magic Sack dito, skill or secret cards na lang. Okay? So, definitely, humina, guys. No? Pero, let's see kung maisipan pa rin to ng tao, no? Marami kasing na gano'n dito eh. Marami nag-experiment sa Magic Sack kay seryoso. Pero with this change, tignan natin, no? Tignan ko rin kung may maisip pa ako dito kasi skill or secret card, meron pa ba? Kasi common to before dun sa Tiny Turtle kasi malakas. Nutcracker, hindi mo na rin maduduplicate. Wall Gecko attack yun eh, so hindi pa rin pwede. So let's see guys, no? Kung may maisip tayo dito na magandang ano target. Okay? So, yun na guys for this video. Just to, ano lang,
Just to summarize everything, lahat ng binanggit ko, total cards na binago nila is 23. Tapos yung dalawa doon is coming from the starter axis, no? Yung Forest Hero tsaka Magic Sap. So yun lang guys for this video, no? If you like the video, i-like natin, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at see you sa ating next video. Maraming salamat!